For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. But you know the hand of him that betrayeth me is with me on the table. And truly the Son of Man goeth as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves, which of them it was that should do this thing. And there was also a strife among them of which of them which should be accounted the greatest. And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. But ye shall not be so, but he that is great among you, let him be as the younger, and he that is chief, as he that doth serve. For whoever is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth, is not he that sitteth at meat, but I am among you as he that serveth. Ye are they which have continued with me in my temptation. And I have appointed unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me. Sabi-sabi pa tayo, that ye may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, at pagkakataon na celebrate namin muli, remember namin at sa gawa ang nakilang bagay, Lord, na yung second of the ordinances na kayo po'y inutos niyo sa amin ang kailangan namin gawin para maalala namin yung picture na ito, Lord, na kayo po'y namatay, nag-suffer, kayo po'y nilibing at nabuhay magmuli. We pray na kayo pong kilos ngayong umaga, mamayang gabi, Panginoon, as we remember you. Kayo po nga may taas lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, baka po na po. Sakto tayong 10. So, title po nito is In Remembrance. In Remembrance. So, sino po dito ang ano? Ano yung naaalala niyong bagay sa buhay niyo na sabihin natin hindi niyo makalimutan? Ako nagtatanong ha, si Joshua, sa buhay mo, ano yung hindi makalimutan bagay? Yung lagi mo naaalala. Yung mga positive, ba? Ano ba? Baka negative. Huwag yung negative. Stephen? Okay, kahit sino na lang. Shadong sensitive to. Ano po? Ano yung last ano, Friday, di ba? Last Friday, holiday, inaalala natin ang ating kalayaan. Tama naman yun, kasi nga, ang hirap nung nasasakop tayo, sarili tayong lingguhay, may sarili tayong ano, tapos ibang nasyon yung, di ba? So kaya nung lumaya ang bansang Pilipinas, na-celebrate natin, inaalala natin yan every year. Kasi bakit inaalala? Okay, define ko muna yung meaning ng remembrance. Again, ang title ito, In Remembrance. Okay, objective natin to remember the Lord's sacrifice, His life for us, and not forget. Yun yung remember. Pag sinabing remember, remembrance, a retained mental impression or memory. Hindi nyo ba yun? So, matagal na nangyari, naalala mo pa. Lalo yan, kasi tinuro yan sa atin sa school, di ba? Kalayaan. Alam natin yan, parang eh, pang ano yan, may first time ata winagayway. Mga ganun eh. Yung flag, ito yung, ewan ko yung music,
alam ko wala pang lyrics, di ba? Pero alam ko mayroon ng flag. Okay? So, alala natin yun, naalala natin, June 12, pag sinabi yan, sa US, July 4. Diba? Napaka-importanting bagay ay inaalala para hindi na makalimutan. Yun yun. Yun, yung mga bata, naalala sa Bible din, bakit mayroong bato dito, diba? Bakit mayroong ganyan, ganyan, ganyan. Eh kasi dati ganyan, kukwento nila sa mga bata, at yung mga bata kahit pa hindi nila naranasan yon by themselves, alam nila na niligtas tayo ng Diyos sa Egypt, and ganito, ganyan, ganyan. So ngayon, ayun ang remembrance ha. Pangalawa, the state of bearing in mind. Ibig sabihin, dinadala mo sa utak mo. Diba, yun ang remembrance. So tayo, may mga nauuso rin yung dati, may kasal, may binyag, may birthday. Ginagawa natin, mayroon tayong giveaway at the end of the event, di ba? Para maalala yung event na pinuntahan ko. Okay. So ngayon, introduction natin, kasama pa rin, tignan natin sa yung isang masamang remembrance. Kasi ginamit niya mismo tong word na to, remembrance. Sabi dito 2 Samuel 18, sinong bigla dito? Siyempre si David sa 2 Samuel. Pero meron siyang isang anak. Isang poging-pogi daw. Si Absalom. Pero maganda ba yung memory ni Absalom? Sino ba si Absalom, mga bata? Kung hindi nyo kilala si Absalom, bukod sa long hair, hindi na agad maganda eh, no? So, siya ay walang asawa, walang anak. At siya ay pinakamasama is rebelde siya sa kanyang tatay. Maalala niyo, kung hindi nyo pa alam, anak siya ng hari. Nadali siya, gusto niya maging hari. Okay, pinatay niya yung isang kapatid niya. Okay? Nabasa niyo na? So, tapos nagkudita siya. Daming namatay dahil sa kanya. Biruin mo yan. So, ganun ba kayo mga bata? Sana hindi, di ba? Mahal siya ng tatay niya, pero wala siyang pakialam. Ito sinabi niya, now Absalom in his lifetime had taken and reared up for himself a pillar. Anong pillar? Parang poste. Which is in the king's dale, for he said, I have no son to keep my name in remembrance, and he called the pillar after his own name, and it is called unto this day, Absalom's place. So ito yung mahirap pag wala kang anak. Okay, hindi natin tayo na yung mga walang anak. Pero ang encouragement natin sa mga walang anak, di ba? Ano? Kung soul winner ka, eh mas marami ka pang anak. Diba? At least, di mo papakainin. Pero, ang masaklap pag literally, wala kang anak, di ba? Wala kang papamanahan, kahit pa ikaw ay sabihin ng great man. Wala kang pamanahan eh. So, yun ang problema ni Absalom, ni hindi naman siya maaalala pag namatay siya. Alam niyo, yung mga mayamang tao, pag-usapan natin ng mga nakarang panahon, di ba? Yung mga institute o ganyan-ganyan. Rizal Memorial Studio, mga ganun ba yan? Stadium. Ano ba yung mga kinapangalan? Kaya pati mga kalsada, pinapangalan kanikanino. Di ba, Montalba na yan. Sikat na Montalba niya, pinalitan pa. Sino ba si Rodriguez? Binasa ko yan eh. Mayor. Unang mayor. Okay. Ba't ayaw nila ng Montalba? Anyway, ganun kasi yung mga tao na sabi natin may ginawa ating maganda, di ba? Kaya pinapangalan yung ibang bagay sa kanila para sila ay maalala. At hindi natin gustong maalala yung pangit na bagay, di ba? Kaya ang tinataas yan, katulad yan, may ginawa palang maganda yun. Ngayon palang na ano yun. Ito lang, hindi ko pa nagsabi ng masama. Sinaalala ko yun. Yung talbang kasi kilala talaga yun, tapos pinalitan. Anyway, anong dahilan? Mabantot ba yung muntalba? Hindi naman, di ba?
Sa history na yan eh. Anyway, San Mateo. Ano ba? Rizal Province. Huwag naman. Ninoy Aquino International Airport. Ano pa yung alam niyo dyan? Lahat na lang, di ba? Quezon Memorial Circle. Quezon yun. Rizal, yun na. Lalawigan lang ng Rizal. Ang laki na nun eh. Bihira. Doon ano. So, bakit sila inaalala? Kasi may ginawa silang maganda at by the time naaalala ng mga tao, kahit mga bata, sino ba si Rizal? Eh, yung bayani natin. Paglaban sa ating kasarinlan. Diba? Nag-aalala mo yun na pinapahalagahan mo rin yung nakampan mong kalayaan. Kaya galit tayo sa ano tayo sa mga tao na binabaliwala yung ating kalayaan. So, actually, yung pinakaano yun talaga, Panginoon, mamaya, pupunta natin yan. Pero yan. So, itong si Absalom, ang pangit. Ito, ano nangyari din sa pillar na to? No? Siguro talaga mayabang to eh, no? Murderer pa. So, kaya hinayaan ng Diyos na gano'n siya. Pero alam nyo ba yung ngayon, binasa ko kasi, ano nangyari din sa pillar niya? Meron pa rin daw pillar. Pero una, parang ano na, parang di na masyadong syempre na maintain. Tapos parang tinayo ang panong kay Herod. Di na alam kung kay Herod ba yan o kay ano. Pero sabi doon, yung huling na basa ko, alam nyo ginawa doon, mga bata? Sino ulit si Absalom? Mabuting tao ba si Absalom? Pogi yun. Ano ngayon? Diba? Alam nyo yung ginawa niya, rebelde siya. Yung kanyang pillar daw pala ngayon, anong ginagawa? Itong mga Hudyo tsaka ibang Kristiyano, ginagawa daw doon, meron silang seremonya. Hindi ko alam kung may taon din or ano. Ginagawa nila, binabato nila ng bato. Bakit? Kasi nasabi sa Bible, di ba, rebellious son? Yun ay binabato. Ang pangit, di ba, memorya. So ito yung example natin ng bad memory na si, sabi niya dito, tinayo niya yun para sa kanyang pangalan. Kaso, nadungisan kasi nga, hindi maganda yung ginawa niya. So, pero gusto ko lang maintindihan yung mga bata, yung mga binibigyan ng memory ay importante. Okay? Pero tulad dito, binigyan niya importansya sa sarili niya, hindi naman siya binigyan ng importante ng iba. So, kasi nga, ay hindi maganda yung kanyang ginawa. So, meron tayong Bible verses dito sa example ng mga yeah, minememory ng mga tao. Ha? Sabi sa ito pa ulit-ulit po ito, maalala nyo sa bakit sila may mga feast. At sila yung mga feast, mga Israelite. Ito po sabi sa Exodus 12:14, and this day shall be unto you for a memorial. Okay, kailangan nyo alalahanin yan. And ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generation, and ye shall keep it a feast by an ordinance, yung sinabi ko kanina, forever. Okay, isa lang yung binasa ko, pero paulit-ulit yan. Diba, binasa nyo na yan eh. Alam nyo yan, paulit-ulit yan. Kasi importante yung malaman nila, ang Diyos ang nagligtas sa kanila by a mighty hand. Alipin sila. Paano sila aalis dun? Pero ginusto ng Diyos, hiningi nila yon, umiyak sila sa Diyos, pinakinggan sila. So yan ay picture actually ng ating kaligtasan. Amen? Hindi exactly, pero still yun dun. And then sabi dito sa ibang example natin, yung mga negative naman to. Sabi sa Psalms 83:4, they have said, come and let us cut them off from being a nation. Ito yung sinasabi sa kanila. Okay? Gusto silang ubusin. Okay, sabi dito, that the name of Israel may be no more in remembrance. Kasi nga naman, ang tao, pag nag-continue yan, syempre, nare-remember, ito yung nation na sa Diyos eh. Ito yung nation na sa demonyo. Ganun eh. So, itong mga taong galit sa kanila, sabi nila, ubusin na natin para hindi na sila maalala. Diba? Doon ngayon, yung mga istorya, naalala natin iba, pero hindi naman ganun accurate. Pero, lalong naalala, kahit tayo, kung church tayo, diba? So, kung maging maganda yung ating church, tuloy-tuloy yan. Hindi yan mawawala. May mga church na nawala na. Yung mga church nga sa
Turkey, nawala na yun. Diba? Aiden, huwag kang gano'n dyan. Umupo ka lang doon. Aiden. Okay, kaya yun yung... Kaya pag nawala ka, ito yung negative, okay? And then, isa pa, sabi sa Jude 1:5, I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. So, gusto nilang, gustong maalala ni Jude na itong mga Israel ay kasama ng Diyos, pero, may pero eh, di ba? Para sa sabi na, dapat maalala natin na tayo, pag nagloko tayo, di ba kasama natin ang Diyos, pero pag nagloko tayo, kahit sila dati ay nag-fall. Ganun din sa Revelation 6:19, and ito yung Babylon. 10 times Babylon. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nation fell. And great Babylon came in remembrance before God. Naalala ng Diyos. Okay, positive ba yun? Eh, depende. Kasi yung pag-aalala sa Babylon, ito ay, sabi nito, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Galit ang Diyos sa Babylon, pero hinayaan niya, di ba? Hinayaan niya lang, na sige lang. Magkalat ka dyan, pero later, pag naaalala ko yan, hindi ko yan makakalimutan. Meron kayong paglalagyan. Ang may punishment kayo. Amen? So yan, so yung pag-aalala ay minsan may positive, may negative. Minsan kailangan din natin alalahanin yung, ngayon yung iba sa atin, sabi, move on daw, di ba? Huwag mo na alalahanin yung ginawa sa'yo. Tama rin yun, pero kalahating tama lang yun eh. Alam nyo ba yun? Sa Bible. Yung iba kasi, ay, forgive and forget, tama rin yun. Pero meron yung, iba, sinabi ko sa kanta natin, forgetful daw ang Diyos. In a way, tama nga yun sa pag-ibig, di ba? Ibig sabihin, tinuring ka niyang matuwid, dati kang hindi matuwid, natawad ka niya, especially pag naligtas ka na kanya. Pero still, meron pa rin remember, ginawa mo to, di ba? O sige, dati pinalo ka lang, pero pag ginawa mo ulit, ano ba, mga bata? Bakit mas malakas na ngayon eh? Pareho lang ginawa ko. Eh, ginawa mo ulit eh. Diba? Second offense. Okay? So, yan. So, may parusa ang Diyos pag naalala niya yung ginawa mo ngayon. Yung sinasabi natin, sa langit, wala nang punishment. Pero rewards na lang. According to your works. And then, yung mga positive remembrance na naman. Actually, marami ito eh. Sabi sa Lamentations 3:20, my soul hath them in remembrance and is humbled in me. Okay, siya ay na-humble. Nung naalala niya, ito yung maganda dito. Pag naalala mo yung mga ginawa ng Diyos sa'yo, hindi ka naman karapat dapat maligtas. Diba? Sa case nila, hindi sila dapat pagpalain ng Diyos, pero pinagpala sila. At least, may natira sa kanila. Diba? Pangako mo sila, ubusin sila eh. Pero hindi naman sila naubos kasi nga iba kahit paano ay sumunod. Sabi sa Luke 1:54, he hath opened, si Mary po to, his servant Israel in remembrance of his mercy. So naalala ng Diyos na ba't ko ba ito kapatayin lahat? Hindi naman eh. Naalala niya siya pala ay nangako siya, nanto ganyan, di ba? Kaya dahil nga tigas ng ulo ng iba, sila ay napahamak, pero pag naalala niya yung kanilang mercy, ay tinulungan niya itong mga to. Acts 10:31, story of Cornelius, and said Cornelius then, thy prayer is heard, sabi sa kanya ng Diyos, and thine alms are in remembrance in the sight of God. So ito yung mga, anong pangontra rin sa ano to eh, sa Calvinist eh. Yung iba parang, wala tayong parte sa kaligtasan, bukod sa tumanggap ka, parte mo yun. Okay, again, pero hindi ka nagpakabuti. Pero ito, makikita natin ang linaw, parang naalala daw ng Diyos si Cornelius bakit siya ay nagbibigay ng alms. So again, hindi ang way ng kaligtasan, pero I believe, lumalapit ka sa panawagan ng Diyos. Kasi kahit papano, hindi ka katulad ng mga wicked na sabi sa Bible din, ang layo. They are called least in the kingdom of God. So ito sabi dito, naalala ka ng Diyos kasi because of your alms. So ito yung positive, no? Kaya mga
kapatid at mga bata, mga matanda, minsan tayo ay, di ba, 1 Corinthians, alam ba yun, 15:58. Ganyan natin, tama pag-aalala ko. Yan. It is not in vain. Last verse. Therefore, my brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord. Bakit? For as much as you know that your labor is not in vain. Kasi baka nakalimutan na ng Diyos. Dati nagtapat ako. Hindi nakalimutan ng Diyos yun. Ikaw baka ikaw yung nakalimot ng ano. Diba? Ikaw yung nakalimot na matapad siya. At kahit sa Bible, paulit-ulit, hindi siya nakakalimot. Amen? Kaya sabi dito, naalala niya si Cornelius, at alam niyo na nangyari kay Cornelius, di ba? Siya ay naligtas, pinadala dun, no less than Peter himself. Kaya, and then, first, second Peter, sabi dyan, wherefore, chapter 1, verse 12, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Okay? Ito naman yung medyo important na meaning ng remembrance na gusto natin malaman ngayon. Sabi dito, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance. Sa Tagalog, ako, si Peter, hindi ako magtatamad-tamad na ito ay ilagay ko sa inyong puso, sa inyong isip, na paalalahanan kayo. Diba? Ano yun? But though you know them and be established in the present truth. Kasi pag naaalala mo daw yung dapat mong maalala, especially sa Bible, ano yun? Ikaw ay na-establish. Kaya isa yun sa mga purpose natin, bakit natin inaalala ang Panginoon? Para ma-establish tayo pag naaalala natin mabuting bagay at yung medyo masama din, pero ginawa niya sa iba, in judgment ng Diyos sa kasalanan. Diba? Ang naalala natin ngayon, na-establish tayo ngayon sa pananampalataya kasi iiwas ka sa masama, naalala mo yung mabuti. Diba? Alala mo yung salita ng Diyos, mabuti salita ng Diyos, mabuti siya. Okay, ginawa niya dati, gagawin niya ulit. Okay? Second Peter, next lang doon, sabi dyan, verse 13, and I think it meet as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance. Inuulit niya pa ulit. So bukod sa ma-establish sila, next verse sabi niya, para ma-stir up kayo. Anong sabi yung stir up? Diba, parang yung boss sa mga boss sa tabao, di ba? Sila yung taga ganyan eh. Oh, parang hina niyo ng tabao. Ah. So ay do papagalitan, ito mga to, di ba? Mga bata. Oh, gising na. Ay, Sunday pa lang 'yon, dapat ano? Ang hirap nung di tayo prepare, di tayo nagkabisado, di tayo nakaligo, di tayo naka... Di ba? Antok-antok, hikab-hikab. Nag-aaral na salita ng Diyos, di handa. Okay, so ngayon, kaya ano kayo? Napalalahanan kayo, di ba? Ini-steer kayo. Para you're on your feet. So hindi kayo tutulog-tulog. Ito sabi ni Peter, pag naalala natin yung dati na maalala, maayos tayong kumilos, di ba? Reduction pa lang tayo. And last, 2 Peter 1:15 naman. Two verse after lang. Moreover, I will endeavor that he may be able after my disease. Ayan, mamamatay na raw siya. Kumbaga, iniisip na ni Peter, ako, mamamatay din ako. Ano mangyayari sa inyo? Di ba? Kaya sabi dyan, moreover, I will endeavor that he may be able after my disease to have these things always in remembrance. Tatlong beses sa isang chapter. Kaya importante ba yung pinapalalaan na kayo? Amen. Eh lalo kung makakalimutin kayo. Eh yung ibang pagkakalimot, sabi ng mga tanda, malimutin na lang. So, buti si daddy, nakakapag-memory verse pa. Nakakatuwa yung ganyan eh. Kahit sabi mo, di yun naalala si, buta rin ba si tatay Pilo? Nalala. Maliit. Kabisado yun. Psalms 119. Ilang version? Tagalog. Tagalog, ilang version? 175. Ano huwi mo yun? Ah,
Intindi nun. So kaya po, huwag yung sabihin, makakalimutin na ako. Kaya nga, papaalalahan lang kayo. Ang ganda pa naman ng Psalms 119 about the law of God. Diba? Kahit paano, pinagpapahalaan si Pastor tuloy. Atay Pilo, ang mga problema din sa buhay. Para kahit paano, na-establish yung mga anak. Eh, dati silang ano eh. Mahirap lang din. Pero, kahit paano ngayon. Yung blessing sa kanya, kaso puro babae anak niya. So, anyway. Okay, so, gusto niyo pa pinapalalahanan? Ay, ano naman? Preaching na naman. Alam na namin yun eh. Nasabihin na naman. Pinapalalahanan nga lang. Ngayon, dito tayo sa Lord's Supper kasi iba yung pinapalala sa'yo. No, magbihis ka, maligo ka. Dapat malinis. Dapat maayos yung sulat mo. Lagi kang pinapalala. Iba pa yun, iba pa to. Kasi ito yung mas importante. Nabanggit ka rin na yung June 12. Importante sa Pilipinas. Pero ito, mas importante ito. Kasi kung di ka naman, yung mga bansa actually na yun, na-research ako, yung mga bansang ano, alam mo yun, mga nasakop lang, ginawang US base. Well, syempre, yaman. Kasi mga dumadaong doon, mga sundalo. Ano. So, wala silang ganun na, amaw ng kalayaan. British Virgin Island. Wala silang ganun. Diba? So, ibig sabihin ko, well, importante maalala natin nga to para sa ating bansa, naalala natin ating kasarinlan, tayo inopresent, pero tayo nakalaya, si Bayan ng Diyos. Pero ito lalo na, ito nga alalahanin natin mamayang gabi at ngayon, ay napaka-importante, alam nyo na yung Lord's Supper. Actually, hindi nga yung Lord's Supper. Yung Lord's Supper ang magpapaalala sa ginawa ng Panginoon. At bago mangyari sa kanya yun, pinako sa krus, pinahirapan, namatay ng libing, nabuhay magbuli, ay in-institute niya itong ordinance na ito ng Lord's Supper. So, babalik tayo sa ating text. So, yun lang ang point natin doon sa remembrance. Magandang inaalala natin yung mga bagay na dapat natin inaalala. At naaalala tayo din sa magandang bagay, hindi katulad ni Absalom. Ang Panginoong Jesus, namatay siya, okay, parang defeated, di ba? Pero hindi. Hindi ko natapos yun. Siya yung nag-sacrifice especially. Sa Lord's Supper, yun ang, di ba, yun ang mas inaalala natin. Okay yung nabuhay siya magbuli, amen dun. Talagang praise the Lord dun. Victory yun eh. Pero huwag natin kalimutan yung bago niya ginawa yun, kasi pagka-Diyos niya na yung pinatunayan niya, pero yung tao siya, pinapaalala natin na, niya sa atin, na siya yung nag-suffer. Okay, kaya, ang ating mga points ngayon, sabi dito, why did the Lord want us to remember? Okay, ang title nito ulit is Remembrance, in Remembrance. Why did the Lord want us to remember? Number one, nabanggit ko na kanina. Wala tayong verse dito, pero meron tong positive thing na nabanggit ko kanina, di ba? Pag naalala mo yung isang magandang bagay, naalala mo kahit hindi mo naanabutan yung, ah, sila pala ay na alipin sa Egypt at sila'y nakalaya doon at ang Diyos ang kumilos doon. Eh tayo, wala na nga tayong ano doon, hindi natin nation yun. Pero, naalala pa rin natin. Kasi pag naalala natin isang magandang bagay, may positive effect yun. Nai-inspire tayo, at least, in times of trouble, eh sila nga, 400 years, sila na alipin, tayo rin Pilipinas. Paralel yun, hindi ko alam bakit ano meron pa sa 400 eh. Di ba, 400 years din tayo sa Castilla eh. 30, 400 din, mga ganyan. So, nagkakaroon ka ng pag-asa, hindi ibig sabihin na talunan ka ngayon forever na yan. Yun lang gusto sabihin. Ngayon, dito sa Panginoon, siya ay may mga positive yan. So, nabanggit natin kanina yan. So, pangalawa, verse 19 out of obedience. Sabi dito, he took bread and gave thanks. Sa Luke 22, balik mo tayo. And he took bread and gave thanks and break it and gave unto them, saying, ibasa nga po, ready yun. And he took bread and gave thanks and break it and gave unto them, saying, this is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Okay, sabi dyan, this do in remembrance of me. Gawin nyo to, ha? Nakita nyo yun? So, hindi lang to inuman, hindi lang to kainan. Eh, gusto natin yung kainan, di ba? Mamaya, kainan na naman tayo. Pero may sinasabing particular dito ang Panginoon na
Yun nga, ordinance, kaya nabanggit natin kanina. Gawin nyo to para ako ay maalala nyo. So number two, bakit natin ginagawa to? Para maalala natin Panginoon, kasi ginawa nyo, kinumad nyo to. Gawin nyo, sabi niya. Ngayon, may mga ito, mga bata, may mga bagay kayo hindi naitindihan pa, di ba? Ba't natin ginagawa yan? Ba't natin ginagawa yan? Minsan, hindi requirement ang knowledge and understanding. Alam nyo ba yun? Alam nyo, mga bata, di ba? Tinuturuan din kayo, pero madalas, mga bata, hindi nyo pa kaintindihan, dapat nyo maintindihan, pero sumusunod kayo out of obedience. Dahil sinabi ni nanay, tatanong ka pa, alam mong sinabi ni nanay, mapapabuti tayo dyan, di ba? So, dahil sunod ka na lang, kahit di mo naintindihan lahat-lahat, di ba? Kasi di mo rin mong kaya intindihan pa lahat. So, that's number two. Number one, because of the positive effects, ang maalala natin ng Panginoon. Pangalawa, kinumad niya yan. Pangatlo, bilisan natin yan. Ito yung medyo matagal kasi tayo. Sabi sa Exodus 12:14. Nabasa natin ito kanina. Sabi dyan, yung nga, yung isa lang sa mga example na sinabi doon, alalahanin nyo to, yung feast na yan, forever yan. Eh, ba't ngayon, hindi na ginagawa? Eh, kasi new covenant na eh. Though, pero may significance pa rin yun, pag inaral mo yan, yung mga feast na yun. Actually, medyo malalim na yun. Pero, yung iba doon na hindi natin ginagawa. Pero yung Lord's Supper, ano kinalaman nun sa Lord's Supper? Alam nyo ba may kinalaman sa Lord's Supper yun? Alam nyo ba kailang ginawa yung Lord's Supper? April, de. Abib yun, the first month of the 14th day. Yan, di ba? Yun yung Passover. So, alam nyo ba na yung Passover, ginawa nila yung Lord's Supper exactly sa Passover. Di ba? Kasi, ano may kita natin? Kasi, yun ay actually continuation. Kaya itong ano natin, point number 2, because it is the continuation of a great ordinance. In-establish ng Diyos yun, kaso sila ang sumira. Kung Israel ang sumira, anong gagawin ng Diyos? Well, syempre, sabi rin doon, sa iba niya bibigay. Kaya ngayon, nung in-institute niya sa mga Kristiyano, yung Passover, hindi na Passover kasi wala nang lamb. Bakit walang lamb? Eh, kasi si Jesus na yung lamb. Amen? Nakita niya yan? Kaya tayo, ginagawa natin doon. Dito something na, ano na, may mga ganyan ba yung mga CCM? Wala na. Meron pa rin. GCM. Ilang times a day? A year. Every Sunday, every month. Every month? Gawin mo yan? Okay. So, tanong, tama ba yun? Okay, pag-aralan din natin yan. So, obviously, ang isang, sabi nga nung isang preaching, tama naman to, you can't have too much of the good thing. Okay? Kunwari, masarap ang ice cream. O sige, everyday ice cream, ha? Sarap nung ano, last week, ha? Yung ano? Ano yung last week? May sabaw? Nilaga! Everyday, nilaga tayo. Ganun ba yun? Di ba mas na-appreciate natin yung isang magandang bagay pag? Minsan lang. Totoo yan. Kaya yung mga celebration yan, Independence Day, kahit siyang, ano, Christmas. Diba? Doon, hindi tayo masyado dyan. Mas masaya pag may konting space, di ba? So tayo ay naniniwala tayo sa amin sa Mother Church, once a year lang din yan. So pero maganda rin mas konting mas madalas ng konti. Okay, kaya sa atin, ano na tayo, halos twice. So tingnan natin, pero actually hindi masama yun, okay lang yung once a year. Para special tang dating niya. Hindi yung every Sunday, every what? Ano yun, parami yan ba yan? Okay. So, kaya tayo pag may special ano lang, ito, schedule talaga ito eh. Ngayon, hindi po masyadong dogmatic tayo dyan. Hindi dapat, ano, yun talaga, dapat first day, 14th day of the first month, hindi na natin ginagamit yung kalendaryo na yun, alam nyo ba? Hindi nga April yun, sinabi ko lang April kasi magkatunog Abib. But actually, March ano yun, nasa kaligitnaan ng March. Uy, nung pinanganak ako, yun ang first day. Kataon lang, pero yun po yun. Okay, so hindi tayo dogmatic dyan kasi ang Diyos din, hindi siya dogmatic dyan. Alam nyo ba yung Passover? May mga time kinumad kasi sa kanila, kailangan gawin nyo to.
Eh, yung iba, namatay yung kamag-anak, bawal yun. Kasi hinawakan yung patay. Namatay eh. Alam ka naman din yung living yun. Sabi ng Diyos, edi gawin yung ano, the other man. Ganun lang ang Diyos, hindi siya dogmak. Kasi nga, ano to, ordinance to, para lang maalala natin siya. Amen? So sa ngayon, sa, kaya sa New Testament, hindi tayo dogmak din dyan, hindi tayo legalist dyan. A date lang yan eh. Importante yung thought and yung idea and then yung actual observance. Amen? So kaya ito, maaalala naman natin siya kung ganun. Kaya, gusto ko sabihin sa point number 3, importante siya, dati, binago ng Panginoong Jesus, ginawang Lord's Supper, importante pasover sa kanila, sobrang yun ang pinakamalaki sa kanilang, ano, parang yun ang New Year nila eh. Kasi nga, eksakto, after New Year. Okay? Yan, bango ah. Lutom ah. Amen. So kaya inaalala natin. Kasi kung malaki yung Passover na yan, diba? Lalo na to. Iba naman ginagawa Easter. Okay din yun. Kaso ito yung talaga nasa sinabi ng Diyos na malinaw. Hindi naman sinabing celebrate my ano, birthday, resurrection, hindi rin. Pero daw triumphal yun, diba? Okay lang din yun. Okay. So, pero nakita nyo to, ito sinabi niya talaga na ating i-keep. Okay? Number one, may positive effect pag inaalala natin, ginawa special ng Panginoon, kinumad niya yan. Pangatlo, yan ay continuation of a great ordinance. So, number four, nabanggit dito, actually, napakarami pa dito, kaso, inapos ako ng time. Pero yung gusto ko lang makita lang dito, verse 16, pakibasa nga po, ready, go. For I say unto you, I will not anymore eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God. 18. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come. Ano napansin nyo? Yung ano yung inaabangan natin, point number 4, because it is a foreshadowing, okay, yung kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay mong muli, foreshadowing yun na siya ay maghahari muli, okay, it's a foreshadowing of his anticipated reign. Pag siya anticipated, hindi matupad ngayon yung kanyang reign para siyang talunan, pero pinangako niya babalik siya magmuli. Okay? Ngayon, pag tayo ay naglo-Lord Supper daw, ano, inaalala din pagkamatay niya, pero hindi siya mamanatiling patay. Yun ang maganda na siya, nagbuhay magmuli, tapos nangako siya, babalik siya. Ito, sinabi dito, yo, last time kasi, madalas nating text yung sa 1 Corinthians 11 lang, di ba? E ang context doon, iba rin eh. Ito maganda, si Jesus mismo nagsabi, kaya sabi dito, parang yun na yung huli niya, na, parang celebration with his brethren. Na napaka-special sa kanila. Malala niyo yun, di ba? Special sa kanya to. Pero dapat special din sa atin, di ba? Amen. Kasi sabi ko, pangit nung Lord's Supper tayo, hindi, walang excitement. Ah, sige, okay lang. Sana ako, meron akong ano eh. Ano man yan. Iba, ganun eh. Walang pahalaga. Kasi sabi niya dito, ito'y inaalala, sabi dyan yun, for I say unto you, I will not anymore eat thereof. Ina-anticipate din niya na, gusto niya, kasama niya tayo, yung next na Lord's Supper, marriage supper na. Inuwi mo yun, saya. Kahit sila yung iba ngayon, nasa langit na, hindi sila nagaganito, yun ang sinabi niya eh. Hinintay niya tayo. I believe sa ano to. Kasi ano naman yung Kingdom of God eh, no? Medyo lalalim pa tayo. Anyway, nakita ko din kanina sa 28. Saan ba yun? Ito. 29. Sabi dyan, and I appoint unto you a kingdom as my Father hath appointed unto me. Okay? That ye may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. So yan ay specific po sa mga
sa kanilang 12. Okay? So, pero, kasama tayo dyan, pero hindi tayo doon mag-reign sa Israel. Sa kanila yun eh. Siguro sa Pilipinas tayo, hindi ko alam. Pero sa millennium, napakalaki naman yan. Wala nang selosan dyan. Amen? So, because it is a foreshadowing, pag nag-Lord suffer tayo, yan ay tagumpay. Kahit siya ay namatay, nilibing, di ba yung dugo niya, nilalarawan, dumanak yan, kasi inumin natin. Again, yung, hindi natin makakalimutan yung perversion din dyan, yung Catholic, di ba? Yung sinasabing transubstantiation, sabi nyo, pati yung Orthodox doon, iniwala doon. Kesyo, nagiging katawan ni Kristo yung osya, ay mamaya, inumin natin. Hindi po yun, remembrance lang. Okay, inaalala natin yung importanteng bagay na ginawa niya. Parang ginawa niya ay lalo nating may taas, maalala, pahalagahan. Pahalagahan natin ginawa niya, bakit niya kailangan mamatay? Bakit siya kailangan magkatawan tao? Siya ay Diyos. Diba? Pero ito nung ganda dito, in-anticipate na natin, hindi siya natiling namatay, hindi siya talunan, siya later ay maghahari. Okay? Yun ang gusto niyo maalala, kasama yan, yan sa context yan, hindi ko yung dinagdag. Okay? Pinag-uusapan nila yung pagkain, Lord's Supper, tapos biglang, op, yan ang huling kong kain. Yan ang huling niyang kain. Next time, pagkain niya, yung ganitong klase ng handaan, kasama na tayo doon. Amen? So, special po yan. Then last, bakit kailangan natin siyang alalahanin yung ginawa niya? Number one, may positive effects yan because it has positive effects. Number two, the Lord commanded it. Number three, continuation yan ng great ordinance. Number four, foreshadowing yan ng kanyang anticipated reign. And lastly, nabanggit natin kanina, may mga negative, di ba? Bago matapos to, may negative din dito. Maniwala ka. Sabi dito, kakainan sila, di ba? But behold, the hand of him that betrayed me is with me in the table. Ba't ito pinasok yun? Huwag natin pag-usapan niya kasi na tayo eh. Diba, may mga celebration na gano'n eh. Sasantabi muna yung ano. Yung magagaling talagang ano, pwede yung pag-usapan. Kasi, you know, normal sa pagtayo, every Sunday naman ay special, di ba? Actually, every time nga na mag-aral tayo. So, hindi natin wini-withhold, hindi natin isinisang tabi yung negative. Kasi yun ay totoo eh, katotohanan na mayroong sa kanilang Judas. So, bakit natin kailangan alalahanin ito? Kasi, there will always be betrayal and we should avoid it. Pag hindi mo naalala na, ay, yung gobyerno natin, ano yan? Lahat ng gobyerno, positive yan. Kaya, sundin natin lahat. Ay, ang dali. Araw ng kalayaan. Uy, yay, malaya na tayo. Hindi na ulit tayo maaalipin. Ganon? Really? O baliktad. Kaya nga tayo may kalayaan dati. Na-celebrate natin yung katuwang nun, kasama nun, the fact na tayo lumaya kasi dati tayo naalipin. Eh, ba't nga tayo naalipin? Kasi mayroong mga taong gusto mong alipin. So, kasama dapat yon. Ngayon, itong sinasabi natin dito, tayo ay victorious with the Lord na siya ibabalik muli, okay. Pero, makikita natin, hindi natapos yung context, pinasok niya yung isa sa inyo, Tidon. Yung isa sa inyo, ganyan, Judas. Okay? Pero mag-git ko sa inyo, pag tinignan natin yung last seal natin, tingnan ko, may ganun din, may negative din eh. Diba sabi doon, yung iba sa inyo, pag worthy kayo, okay yan sa inyo. May encourage kayo. Pero yung mga hindi worthy sa inyo, ano mangyayari? Pero magkakasakit, iba mamatay, iba mawala sa church. Yun ang totoo. Kaya may nagsabing pasto, sabi niya, gusto nga, madalas to eh. Yun sabi niya kasi, para mawala na yung dapat mawala, pero yung mapunta dito, hindi ko sinabing may dapat mawala dito ha. Kung sakali lang. Okay? Sinabi, pinapalalahanan tayo. Eh, may Judas nga sa atin dito eh. Sabi sa 22, and truly the Son of Man goeth as it is determined. Okay? Ang Diyos, ang Panginoon, ay, ang Son of God, si Jesus, ay talaga may pupuntahan yan. Alam niyo na nga yun. Siyempre, victory, pero bago yun, yung siya ay
Papatayin, di ba? Tapos sabi dito, but woe unto that man by whom he is betrayed. So may kalaban talaga tayo. Sa 23, and they began to inquire themselves which of them it was that should do this thing. So dito, medyo sa look ni na binanggit sa Matthew tsaka sa John, sinabi doon si Judas, di ba, pinabili ka sumalis. Dito, hindi niya na tinaloy eh. Sa John yung pinakompleto kasi after nung siya umalis, di ba, doon siya nag-preach ng napakala, apat na chapter. 14, 15, 16, 17, apat. Okay? So, yun lang po yun, ha? Because there will always be betrayal and we should avoid it. Alamin natin, habang nag-celebrate tayo, ang Panginoon nga, pinagtaksilan siya, siya mismo yun, ha? Tapos tayo, wala tayong ano, itong mga anak natin, hindi natin alam kung mga taksil sa gawain. Wala naman sanang gano'n, kaya lagi sinasabi sa inyo, eh. Magtataksil ka ba sa gawain, Jamie? O gagawin mo yun, para sa Panginoon, para sa church, kung ano yung makabuti sa church, yung gagawa nung ikakasira ng church, na gagawa ko ng kalokohan yung church, ba, ayun, ganyan pala yung church niya, diba? Sa min, ang daming ganun, pero siyempre, patuloy, ang dami doon, sinira yung, ano, sinabukan nilang, sirain yung gawain. Maraming ganun, kahit yung mga anak ng pastor, minsan. Pero, ibig sabihin ba nun, nihinto tayo? Hindi ganun. Okay? So, alam dapat natin na mangyayari yun, pero hindi tayo titigil. Kaya sabi ko sa mga bata, huwag kayong ganun. Dahil kami, hindi rin naman kami titigil, pero pwede kayong gamitin ni Satanas. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo maging Judas? Kailangan si Judas? Napaka-negative nun. Siya rin yung napahamak, di ba? Nagpakamatay siya bandang huli. Hindi niya nakayanan. Kaya kayo, mga bata, nasan kayo ngayon? Ito na yung the best para sa inyo. Hindi naman ibig sabihin nun, laging church yun. Di naman eh, di ba? May personal life din kayo na kung saan kayo maglilid yung sarili ng buhay. Pero huwag niyong kalimutan, ginawa ng Panginoon to, hindi lang to national event, international, lahat ng Kristiyano. Again, yung iba hindi pinapahalagan to, pero ito ay pinapahalagan ng mga nagmamahal sa Panginoon. Amen? So, ano pa? Yun na yun. Huwag kayong taksil. Huwag kayong, alam niyo, wala kaming ginawang mali sa inyo. So, minsan, mahirap ang ministry. Pag nagkaroon ng mga bago dito, mga bata, minsan nagkakaroon ng utak na ewan. Ay, parang ganun. Nagkwento ko nari dito. Eh, buti kayo. Anak kayo ng Kristiyano. Eh, paano iba? Mas may ingit ka dun? Di ba? Ganun eh. Sila yung, salib na sila yung madala mo dito. Sila, kayo nadala sa labas. Okay? Kaya yan po. Yun na. Tapusin natin dun. Okay, so conclusion lang, there are good and bad things to remember, focus on the Lord. Focus on the Lord. Ano ba yung ginawa niya? Hindi ko ano yan. Napakalalim nga yan eh. Ako nga, pag ginaaral ko yan eh. Diba, last year, nakailang, ano na tayo, bago ng bago. Yung message about the Lord's Supper. Eh, isa lang naman nangyari dyan. Pero, napakalalim yan. Amen? At napaka-valuable. Sige, let's pray. Mamaya po, nagawin natin yung Lord's Supper. Okay, let's pray. Maraming salamat sa inyong ginawa. Hindi lang inyong actual ginawa. Kayo po'y sacrifice para sa amin. Inyong buhay, Panginoon. Masakit kayo para sa amin. We pray na ito po'y paalaga namin. At hindi makalimutan. Makalimutan man namin, Panginoon. Ibalik niyo, Lord, kami. Patawarin niyo po kami, Lord, as we do Lord's Supper mamaya pong gabi. Ay kayo pong maalwalati, prepare namin ang aming mga utak, ang aming mga puso, Panginoon, maging karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Hindi kami ma-curse din po, Panginoon. Kayo maalwalati lagi, kayo po yung mahal namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.